Basta guys, lalo na doon sa ating mga members, no, at yung mga hindi pa nakapagpa members yan guys, join lang kayo sa ating channel, no. I-click nyo lang yung join at sundan nyo lang yung instructions para kayo po ay maging member na at makapasok sa group chat ng mga hunters. Okay, at kung bago ka lang, no, subscribe at i-on ang bell pag meron tayong bago guys, na-notify ka. So yan, guys, meron po ako natanggap ng info. Meron tayong source, eh, no? Meron tayong sabi, ito raw 1997 ay nabibili or bibilihin daw sa halagang 10, no? 10 to 15K, diba? Ang laki. Basta kondisyon ay magandang kondisyon, uncirculated, no? So ito hinahanap niya, no? 1997 tapos RCM pa ito. Kasi mas mababa ang vintage ng RCM, eh, no? Yung RCM, yun yung tinatawag na walang mid-mark. Kagaya nitong ating hawak, 1997. Circulated ito, guys. Pero maganda siya. Maganda ang pagkakayari ng bariyang na yan, no? 1997. So, bago natin kilitisin uli yan, daanan muna natin dito sa Nimista yung update para makita natin yung value nito, no? 1997. Ayan. 1995, guys. So, yung 1995, Ubers, no mint mark. 7% yan, no? 1996, without designer initials. Itong 1996 na to, meron ding, ano yan, eh. May hard to find dito, eh. No? Pero baliktad po yata. Yung 1996 na yan, ang hard to find dyan, ang rare dyan, ay yung 1996 na walang mint mark, no. Tapos ito 1997 yung ating coin. 37% guys, no. Yung Ubers 1 RCM without. Oh, ito pala yung without designer initials pala ito. Ibig sabihin mas marami pala, so baliktad ako. Mas marami itong without, eh. No, without mint mark. Ayan siya. Tapos small lettering, small Emilio Aguinaldo. Saan circulated? Ang value lamang dito 44, hindi pa umabot ng 50 to, guys. So, tapos yung sumunod 1997 BSP, ito po yung 9% na merong mint mark. Ayan siya. Ayan. So mas mababa ang mintage frequency itong 1997 na dito ginawa sa Pilipinas. So ayan ang guide, guys. Ayan ang value. Hindi naman sobrang taas, eh, no? Tama lang. So ang issue, no, kaya ginawa ko itong content natin kasi nga ang sabi doon, ibilin daw niya ang 1997 basta uncirculated condition sa halagang 10 to 15K, no. Ang laki, guys. So tatanungin mo kayo, totoo ba 'yun? Or sino bang nakapanood sa inyo? 10 to 15K, no? At sa palagay ko, kung magko-comment kayo at meron kayong gano'n, kahit ako siguro kung meron ako, ito meron tayong isa, eh. No? I-offer natin sa kanya, kahit hindi 15, kahit hindi 15K, kahit hindi 10K, siguro, offer ko sa kanya ng 2,000, eh. No? At least, malapit sa katotohanan, sa tingin nyo, eh. Bibilihin kaya niya, diba? So, kapag ganun, ang nakita nyo, presyuhan agad, tapos alam nyo naman na komo naman, eh, huwag na kayo mag-accept ng panahon, guys. Mahalata nyo naman agad, eh, diba? Ang laki-laki, halos, eh, mas mahal pa sa mga rare, mas mahal pa sa mga silver coin, mas mahal pa sa mga USPI, diba? Yung USPI nga dyan, nagtanong-tanong ako, silver coin yun, 1907, eh, bibilihin lang ng 750. Diba, old coins pa yun, tapos silver pa, tapos itong 1997 natin, eh, kahit sabihin mo ang birilan ang circulated dyan, eh, sino ba naman tao ang bibili na halagang 15K ang isa, no? So huwag na kayo mag-aksaya ng panahon, guys, no? Ayan, so yun nga, ginawa ko ito para maging aware kayo. So manood kayo doon sa mga sa tingin yung legit, no? Hindi yung lulukuhin lang kayo. Na, kung tutusin, ayoko na nga dapat gawin to kasi nga, eh, ano, eh, parang manghihinga alam tayo, no? Pero hindi, kasi may mga nagtatanong, totoo ba yung mga ganon presyuan? Itatanungin ko rin sa tingin nyo ba totoo, di ba?
So huwag nyo nang huwag na kayo ma-accept na panoon. Problema lang kayo, 'di ba? So ayan guys, so balikan natin yung ating barya. Oh, ito guys, no. So guys, no. Kailangan ko rin kasi paminsan-minsan gumawa ng ganitong mga content para kahit papaano kasi nakapag-subscribe kayo sa ating channel. So dapat maging sulit para kahit papaano nakapagbigay ako sa inyo ng mga advices para mag-iingat kayo kasi mamaya may mapanood kayo. So ang gagawin niyo, maghahagilap kayo, no? At baka pumili pa kayo ng coins, no? Kasi nga nakita niyo 15,000 tapos sa kagustuhan niyo makapagbenta ng ganung halaga, baka bumili kayo ng ganitong coin, no? Tapos bilihin niyo na 5,000, di ba? So nabili niyo na 5,000 tapos nung kapag inalok niyo na doon, hindi naman kayo re-replyan, di sayang lang yung inyong effort. So minsan yung common sense natin, i-apply naman natin 'yan para hindi tayo basta na lang click na click, di ba? Nakiklikbit tayo eh. Marami kasing ganun yan. Marami po talagang ganyan sa larangan ng YouTube. Yun yung mga hinahabol na lang yung iniisip na lang yung kanilang kapakanan para magkaroon ng maraming views, no? So dapat totoo lang, no? Tulad dito sa ating information, nagbibigay tayo ng info, yung tamang info, mga at konting advice. Yan. So ito, yung 1997 natin, no? Yan, kung mapapanood niya ito, o sige ito, bilhin mo. Special pa yan, no? May error yan, sa ako natatalakayin, no? Yan. So guys, sa mga bago dyan, kung bago ka lang sa ating channel, ha, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at i-click mo yung bell natin para ma-update ka pag may bago tayong content, at mag-join na kayo sa ating membership. Alright guys, no, so paalala ko lang ulit guys, no, ingat-ingat tayo, ha, at yung pagkukulik natin, yung tama lang. Sa BSP series guys, marami tayong hahanapin. Sa piso lang, yung year 2005. Diba, ang hirap-hirap hanapin nun. At yung mga variation, yan, tulad na sinabi ko nakaraan, huwag magbase sa year lang. Marami na pong variation ngayon. Ha? So, update-update lang tayo guys. Comment kayo dito kung ano po ang palagay niyo sa content natin. So, maraming salamat guys. No? God bless you all. I'm out.